Una po ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ sa inyong paanyaya sa akin na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal. Ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan ng taong 2022. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa din, personal din sa akin, ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po, unahin ko po muna ang mga naririnig ko at narinig ko rin na nasabi ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitanan ni Inday Sara o nidagan pa siya presidente, dili ta magkalisod-lisod ani atong nasod. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong Kingdom Nation. At I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko, sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo. Walang competition, bakit ako matatalo? They may be a minority. They may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang dilubyo, typhoon, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as
the kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operation Center? Ano ang dapat natin gawin sa crisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. And ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them. If they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila, trabaho ko yan bilang pangalawang pangulo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa USEC namin, sabi niya, USEC, ano bang kung gusto natin bumili ng leche flan, meron pang leche flan. At ayaw natin ng leche flan, gusto natin ng ice cream, nakakabili tayo ng ice cream. Sabi ko, ito personal ko na experience. Kaibigan ko, 47 years old, sumakit lang ang likod. Anong sabi ng doktor? It's cancer of the bones, cancer of the lungs, cancer of the pancreas, cancer of the brain, all together in one person. At anong sabi ng doktor? 6 months na lang. Yun ang kawawa. Sabi ko, ang dami sa ating mga kababayan na nakakaramdam ng gutom dahil hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. 2 beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Ilang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage, in front of everybody, na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this night is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sa tabing daan, gutom. Minsan, sa kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sa politika. Pero this night is not about me and my problem. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nung amahan naa pirmi kaninyo. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI president. Sabi ko sa kanya, "Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao." Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis, ilang ipadala dinhi sa Kingdom Nation, nalisang na ang mga tao, nangahadlok na sila. And then I said, mali na malisang, mali na mahadlok, kay bao mo nga no, gipadalahan mo og 5,000 kapulis na inyong istoryahon
na inyong ipasabot na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Ipadala sila dinhi para hadlokon mo, gipadala mo sa Ginoo para pasabton sila. If they come from a place of violence, the kingdom nation is the expert on peace. Kaibaw mo, anak. The Baweños are peace-loving Filipinos. And in fact, dili lang the Baweños, because the kingdom nation citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang ginala ni nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Because the kingdom nation citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala ni nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible. Padalhan mo nila og bala, tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. Pangtulo, if they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Ang ako ang lola sa mother side, maternal grandmother na ako, buhi pa siya karon, kaluoy sa Ginoo, she's blessed with a very long life, she's in her 90s. Lumad sila dinhi sa Davao del Sur of Davao City, sa Padada Davao del Sur of diri sa Davao City. Ang iyahang trabaho is magmaligya o kaniandong panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya o mga PX goods. Ano yung mga murag ukay-ukay kung ginatawag nato karon. O niya, mamaligya o mga lain-laing klaseng dry goods. Nakaadto siya o baklaran na maligya siya o mga sandals. Ang amo ang ginabaligya kanya dito. Sa iya ako nakakaton o kanang dili maghulat nga na ay customer. Kundi tawagon ni mo dapat ang customer. Pasudlo ni mo sa imuhang tindahan. Doon na siya ay pulong sa ako ah. Itong batanon pa ko. Kaibaw mo, diri man gud sa atoa sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuha, maldita. I feel that it is wrong, pero somehow, siguro sa atoa ang mga Pilipino, na kung mutubang ka sa mga elders, tawagon ka, maldita. So, tumbatanon pa ko, ang ako ang lula, mag-istorya, mga saba, tingali, o niya, mutubang ko, mingon dayo na ang ako ang lola. Maghinay-hinay ka, Inday. Kay
ang gaba sa... Motong kaganina, I know, diligi ko makasulti when our preacher said, love your enemy. Nag-ana lang yung ko. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of spiritual enlightenment that I can love my enemies. Wala pa ko sa inyong level. O to kaganina nag-ana, di ko. Para di ko makasala. But you know, para sa ako, dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang akong verse, pulong para kanila mao ang gaba sa Ginoo, di yun magsaba. Mauna siya ang prinsipyo sa ako ang lula po rin. And God will take care of you all the more because kamo, you can love your enemies, you can forgive. So you will gain victory. God will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. Wall. And then, nakabutang dito, 39th anniversary. Nakauna-una ko, nga sa pagtuo sa mga inchik, malas magod ang 9. Muto na kaanak ko, siguro sundon na to. Wala may mawala sa to, ah. Kung sundon na to ang tinuoan sa mga inchik, nga dili gyud ka mag-celebrate og 9. So this is our 40th anniversary. And mamalakpak ta para sa 40 years. You have come a long way from 1 to almost or approximately 8 million around the world. You have overcome challenges, and every challenge made you stronger, made you more united, and we can see that now. There is another challenge before you, pero naa gihapon mo sa ngalan sa Ginoo. Ug sa tanaw nako, sa kadaghan sa kalisod, ug sa kadaghan sa pandaot, ug sa kadaghan sa dili pagtuo sa inyoha, ug sa kadaghan sa pag kanakansaw ba sa inyohang pagtuo, I think you will reach 100 years or more. Magpadayon o magpadayon mo basta ang inyong pagsalig o pagtuo hugot dinha sa Ginoo. During COVID, it was a experience as mayor. It was an experience that I do never want to go through again. The COVID-19 pandemic. Dili na ko ma-explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Nga dunay mga gipangayo sa imuha nga COVID-19 response pero walay budget ang syudad para punduhan ang mga projects para sa COVID-19 response. Daghan kaayo DTMF, PPEs, suporta sa mga frontliners, health workers. Dili na ko gusto mo usab ato. Pero doon ako'y mensahe sa mga Dabawenyo, maupod ang mensahe nako sa inyo ha. Karon, dili lang sa mga naadinhi sa Davao City, kundi sa tanan,
na miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. And that is, we will not break. On my way here, kaganina, naginong kong, I will leave you with a verse. And nangita ko og verse, butang na ako dito, of being afraid. And doon ay isa, on top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ayaw magkalimot na ay Ginoo nga nagtan-aw sa ato ang tanan. Og ang iyahang gaba, tili magsaba. Let us clap for 100 more years. Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary. We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. God save the Philippines. Shukran.